Oh, magandang araw mga idol. So ito na po yung sinasabi ko or kino-comment ko sa mga vlog nyo na paggawa ng isang the best na improvised or homemade flashlight for night dive or night spear fishing. So ito po yung mga materials, yung lista ng mga materials. Ito po ay para sa size D battery flashlight housing. So yan po, yun ang lista. So ito po yung PVC 1 1/4 PVC pipe na Moldex brand, kasi dapat Moldex kasi maganda yung pag-stitch niya sa paggawa natin ng head frame or yung ulo ng flashlight. Ito yung Moldex na brand. Mayroon din itong kulay blue na PVC pipe. At saka ito rin yung Ono or 1 1/4 na PVC pipe na any brand, kahit anong brand. Pwede rin gawin natin yung body or battery housing yung PVC pipe na Moldex, pero sayang yun kasi mas maganda yung gawin sa ulo. Ito yung para sa battery housing niya or yung body ng flashlight. Ito rin, ito yung 1 1/2 na PE coupling para sa battery cover. Para sa battery cover yan, ito sa likod ng flashlight. And then ito rin yung number 10 or numero 10 na PDX wire para sa switch or yung sasanggaan ng battery para sa positive line. And then yung para sa spring, ito naman yung number 30 na stainless steel fishing wire. So ito yun, ito ang gagawin nating spring na ilalagay natin sa battery cover para sa negative line. At saka mayroon din tayong another stainless steel fishing wire na number 8 or numero 8. Ito yung para sa negative line niya. At saka yung lansag epoxy. Yung lansag epoxy para sa para pang dugtong or para pang ano sa mga butas na kailangan nating lalagyan ng epoxy. So ito ngayon, ito yung frame. Hindi pa to na-finish kasi marami kailangan pang marami pang kailangan gawin para magiging maganda yung flashlight housing natin. So ito yun. So dito, ito yung sa PE coupling. Ito yung spring. So hindi pa lang nalagyan ito ng yung sa number 8 na stainless steel fishing wire na para sa negative line. Hanggang dito yun. So ito na yun. Ito yun kung tingnan natin. Ito yung housing niya. So sa susunod na mga materials is yung para naman sa size C o yung sa tinatawag namin dito na medium size battery. So halos magkapareho yung materials, magkaiba lang sa size ng PVC at saka yung sa battery cover niya. So yung para sa ulo dapat ito rin. Ito yung mga materials. Ito yung mga materials para sa size C battery na flashlight housing. So ito yung number 1 or numero 1 na PVC blue pipe Moldex brand. Mas maganda kasi yung blue pipe sa Moldex na yung sa number 1, numero 1 para gawing head frame, kasi yung orange medyo mahirap yung paanohin, palakihin na ibubuka natin na para gagawing ulo ng flashlight. So yung katawan, ito rin, ito yung PVC number 1 din, numero 1 din na PVC pipe
na any color or any brand para sa battery housing. And then yung sa para sa battery cover, ito naman ang gagamitin natin, hindi na yung PE. Ang gagamitin natin is yung PVC adapter, male at saka female, yung may traha para gagawin nating takip ng baterya. And then PDX wire, yung niliitan natin ng konti kasi yung sa kanina, yung sa size D is number 10 yun. So dito sa size C o sa medium battery is size 12. Medyo maliit na konti pero matibay pa rin yan para sa gagawing switch natin at saka yung sanggaan ng baterya para sa positive line. Then ganun pa rin, number 30 para sa spring na stainless steel fishing wire at yung number 8. So ito yung mga materials namin na ginagamit para sa paggawa ng flashlight. So hanggang dito lang muna tayo mga idol. Sa susunod na video, pero bago ka mag-iwan ng ano, bago nyo tapusin yung papanood nyo sa video na to, subscribe nyo muna yung channel ko para masundan nyo lahat yung mga ginagawa ko, yung step by step na paggawa ng flashlight mula sa ulo, paglagay ng sanggaan, paglagay ng switch, paglagay ng cover ng baterya, hanggang sa pag-ano ng finished product. So, ito na yun yung finished product. Ito. So, finished product nito, pwede na itong lagyan ng baterya. Dito. So, ayan na o. Kita nyo na, may ground wire na, may spring na. So, nakabalot na ng interior. Ito rin, nakabalot na. May ano pa ng 1.5 para dipinsa ng ano, guma para hindi siya masisira kung halimbawa may ano sa Urals. So ito na yon, yung kulang lang nito is yung baterya na lang. So pagkatapos mo isara dito, so ilagay din ito ng itakip itong interior na para sa takip. So tapos tatalian natin ng guma. Ito yung pantali niya pag mayroon ng baterya. So di ba mga idol, the best talaga to para sa night spearfishing. Kasi yung kung gagamitin natin yung stack lang na yung ganito lang, siyempre maglulubat ito, madali lang maglubat to, di gaya ng baterya ang gagamitin natin. So hanggang dito lang muna mga idol, maraming salamat at sana panoorin nyo lahat ng mga series ng videos ko para sa sunod na gawin nating step by step na paggawa ng ganitong klaseng flashlight. At saka yung sinasabi ko rin na yung pag-upgrade ko na yung rechargeable battery na ang ginagamit ko. So maraming salamat. Hanggang dito lang po.